magandang umaga muli sa inyo, no? Nandito tayo uli, mangungulid sa inyo. So, tinahali na tayo magpatuka. So, ito, akat tayo, napakainit na naman, no? Sa mga kalapatids natin dyan, kapwa newbie, kapidyon best friend, magandang umaga sa inyo. Araw ng Friday, May, no? First week po to, no? Hindi ko alam ang date. Pasensya nyo na ako, guys, no? So, tapos na ako, guys, maga. Pakain ng ating mga kalapate, no? Sana bigyan na natin tubig, pero sabi ko nga, initial pa lang yung binibigay kong pakain. So, mamaya pa yung pool nila dahil nga mga panglabang na to, guys. Kita niyo yung dumi ng kulungan ko. Maglilinis sana ako ngayon, pero ayaw ni Mrs. So, wala tayong magagawa, no? Kasi katatapos niya maglaba, kaya tinanghali rin tayong patuka. Siguro bukas ng madaling araw. Siya, guys, ang topic natin, guys, ay paano naman siya kumbaga mapipigil, no, yung paglulugo ng ating kalapate. So, guys, ang sasabihin ko lang sa inyo, hindi mapipigil yung paglulugo ng ating mga kalapate. So, may season po yan at talagang maglulugon sila sa ayon niya sa gusto, maglulugon sila. So, ang nangyayari lang yan, guys, nadidelay lang natin ng konti, no? Nadidelay natin yung pagbagsak ng balahibo nila. Kasi nga po, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga cod liver oil, no, guys? So, nakabangkit yan sa nakaraang video ko. So, magbigay lang po kayo ng cod liver oil. Malaking tulong po yan yung mga pagbibigay nyo ng yung pinaka-binder ninyo, olive oil, canola oil, o yung galing na yung coconut oil, yan, guys. Malaking bagay yan para ma-sustain yung oil ng kanilang mga balahibo. So, matagal po yan na magbabagsak. So, pag ganyan lang po ang gagawin ninyo, no? At saka, pagka alam nyo nang malapit na maglugo ng inyong mga kalapate, so, tanggalan nyo na po sila ng mais sa patuka, no? Kasi isa po sa nakakatulong din na para mapabilis yung paglulugo ng kalapate, nakakatulong din yan na upang pabagsakin niya yung mga balahibo. So, ang mais, nakakapagkuhan din niya, nakakapagpaganda ng balahibo. Parang sa tubig ulan, ang advantage niya, mabilis palugunin ninyong kalapate, pero mabilis niya rin iayos yung paglulugo na inyong kalapate. Ganon din, guys, sa mais. Ngayon, pagpapakain mo ng mais, nakakatulong yan at ang advantage niya, nakakatulong yan. Ang disadvantage niya, nakakapagpalugon din yan, guys, no? So, para hindi maglugong kaagad din yung kalapate, para mapabagal, mapadelay, wag po kayong gumamit po kayo ng cod liver oil. And dyan, mapipigil nyo po yung pag madidelay nyo po, hindi rather, no? Dyan po ay mapipigil ninyo yung paglulugo ng ating mga kalapate, no? So, kailangan alam nyo yan. At kasi nga minsan hindi natin na pinapansin yan, pero dapat alam nyo yan, yung mga bagay na yan. Kasi paglaban ng karera, napakahirap na kulang-kulang yung mga balahibo ng ating kalapati, lalong-lalo na yung mga pakpak, kulang-kulang. Kaya kailangan pag-aralan yan, guys, no? Ito, sharing ko lang sa inyo para at least meron kayong kung malapit na maglulugin yung kalapati nyo, sa tingin ninyo magbabagsak. So, madidelay nyo ng konti, no? Mamaya, mga last two laps na lang, maglalaglag. So, ganun po ang gagawin nyo, guys. Bigyan nyo po sila ng mga oily na mga pagkain para mapabagal yung pagbabagsak ng kanilang mga balahibo. So, nais ko lang sa inyo, guys, share yung aking ibon na Florison. At masasabi ko na Florison talaga, no? Kasi binigay sa atin ng kaibigan natin to. So, saan nila po galing to? At talaga pong magaganda rin po yung mga record, no? Hawakan po natin yung kan. So, yung kagandahan, guys, di ba nung pinakita ko sa inyo, walang inakay, walang young bird. Pero ngayon, may young bird na siya, guys. No? Ayan, no? Kaso solo winner, no? Pero may may-ari na to. So, paring Gibo, Abrena, no? So, ito na yung Florison mo. Ayan na. So, ayan, no? So, hindi siya makatayo kasi nga magayong paa. Dahil
nung pumunta kami ng Batangas, nakalimutan ko suutan ng kwan, no? Ng singsing, kaya medyo maga, kaya hindi makatayo. Pero ito na yung langbird mo, napakaganda. So, ayan, no? Red bar siya na nagpe-pencil. Yan ang kagandahan sa kanila, guys, no? At saka, maganda talaga yung pinagmula ng magulang na to at talagang tested. Talagang napapauwi, no? Half year late, umuwi sila, no? Tsaka multiple winner yung pinanggalingan nito, lalong-lalo na yung sa lalaking side, talagang magaling, no? So, ang tawag ko dyan si Halak, no? Ito, bali, tatlo na yung nakuha ko sa kanilang inakay, hindi ko lang napakita sa inyo, ito yung pangalawa, tapos babaklasin ko uli sila, ikukondisyon natin pa kasi meron nga nagre-request sa atin, si Rico, no? Na pa-inakayan ko siya ng Florison, so, sana na susunod, no? Sana yung susunod na bibigyan natin ng line itong Florison na to. So, ayan. So, maganda makashare na ma-share natin itong mga linyada na to para at least masubukan din nila, no? Sa kanilang loop yung ating hawak-hawak na mga kalapate. So, napakaganda, oh. So, next week, pwede na itong kuhanin, no? Mga siguro Monday, oh, pwede nang kuhanin to. So, ayan, oh. Ayan na yung pampak, napakaganda, no? So, healthy. So, ito yung si Halak. Ito guys, si Halak, oh. Dinan nyo, nagsusubo. Hindi nagsusubo to, guys, no? Kaya tinawag ko to, Halak si Halak to, mahalak to. So, ito, hindi nagsusubo to, no? Ang gusto lang nito, kain ng kain. Tapos, babakotihin nyo pa yung babae. Sisigain niya pa. O, kita niyo, laki-laki ng katawan, no? So, sisigain niya, hindi niya pakain, tapos hindi susubo, kaya ang taba-taba, no? So, pag dalawang inakay nito, ang ginagawa ko, tinutulungan ko, guys, kasi kawawa yung babae, no? So, ayan, o, tinan niyo. Ayan, o, Halak, o. So, ayan, o. Ayan, kaya sabi ko si Halak yan, no? So, hindi natatanggal yan kahit ang lumot ko. Ito yung hen, ang inaw, ito, tinan nyo, payat yung hen. Pero ngayon, taba na siya, oh. Taba na ng hen, oh. Nung binalik sa akin to, itong hen na to, payat, no? Pero ngayon, tinan nyo, taba na. So, ewan ko bakit namayat sa kanila, pero ngayon, oh, napakaganda na. So, kita ninyo yung hen yung talagang nagsusubo. Ito po ay Florison talaga. So, marami ng inanak to, napakaganda. Ang ganda ng wings, guys, oh. Ayan. So, ayan, no? Parehas po sila ng kulay na nag, parang red bar na nagre-red check, agaw, nagpe-pencil. So, ayan, guys, no? So, pagkatapos ng pahinga next week, siguro pwede na, pahinga na sila. Ikukan na po natin to, no? Paghihiwalayin muna natin. Ikukondisyon muna natin, guys, no? Tapos saka pabubugay natin, no? Mas maganda kasi na maikondisyon muna sila bago natin uli sila pabugay, no? Para maganda yung ilalabas na anak nila, no? So maganda, healthy, no? So yung ewan ko kung may nag-beat sa kwan ko, hinanyayaan ko kayo. Ayun na po yung ina kayo. Napakaganda. So ayan po yung inakay, no, nung binit ko sa auction for Akos. Ayun na po siya. So swerte po yung makakakuha nito. Wigo X Avatar, no, ni Alan Juan, tapos Wigo ni Romel Buwan, guys, no. Yan. So Wigo X Avatar, Emil Dewart X Stitchel Bout Milucci, no. So yan po yung linyada ng pina-auction ko. At sana may nagbid, may nanalo, at sigurado malaking tulong sa kanila, guys, no. So ganun lang, guys, no, ang topic natin ngayon nga, yung paglulugo ng ating mga kalapate. So, naka-focus tayo dyan. So, paano natin nga madidelay yan? Paano natin mapapahaba pa yung kanilang paglulugon? So, pero ang paglulugon talaga, hindi nyo kayang pigilan yan. Meron talagang buwan, guys. Meron talagang buwan na sila po ay maglulugon ng kalapate. So, ganyan lang po yung kalapate ko, guys, no? Tinanin nyo, para silang mga aso. So, maghapon yun dyan. Hindi ko alam kung lilipad dyan. Wala akong pakialam kung lilipad dyan, hindi. So, ganyan lang.
No? Ganyan lang ako kasimple, no? Hindi ako yung bugaw dito, bugaw doon. Tapos makikita ko yung ibong ko, altaas lumipad, hindi pa ako ganun, no? So pinababayaan po silang lumipad, bahala sila, lilipad hindi. Kung hinagis ko man sila, bahala rin sila, kung uwit hindi. Basta ginawa ko guys yung part ko, no? Ginawa ko, kinondisyon ko sila, pinakain ko naman ng masarap, ng ayon sa kanilang pangangailangan guys, binigay ko. Pero kung sasabihin nyo na paghihirapan ko pa sila, itotos ko, hindi ko po yung ginagawa guys, no? So ganyan lang sila, bahala sila kung magpapaaraw sila, bahala sila kung sisilong sila pag umuulan, no? So far, so good naman guys, no? Wala po tayong casualties, wala tayong overfly, wala tayong may sakit na ibon. So kaya nga sabi ko sa inyo guys, mag-vaccine po kayo, no? So gumamit po kayo ng ginagamit ko, game changer na vaccine, at may re-recommend ako sa inyo na magaling yung vaccine na yan, no? So medyo may kataasan, pero sureable naman, no? Kumbaga, tested naman talaga. So sa ginamitan ko ng vaccine, wala naman pong nagkakasakit na ibong ko guys, no? At talagang matatag sila, no? Kita nyo, yung mga kapitbahay ko, may mga baliling yung mga ibon nila, pero sa atin, wala kang makikita guys, no? Meron talaga ako, baliling lang doon, dalawa breeder ko, no? Makikita ninyo, kaya pag pumunta kayo dito sa bahay, huwag kayong matatakot guys, no? So mamaya, ipopost ko yung kasali sa raffle, no? Ipopost ko yan, tapos Sabado ng gabi, no? Diretso na po yung raffle natin. So, ayan po yung ibon na ipaparaffle natin. So, ayan po yung ibon na ipaparaffle natin, guys, ha? Ayan, no? Ang ganda ng ibon. So, ayan, no? Magandang ibon, guys, yung ipaparaffle natin, no? So, nakalimutan ko lang, guys, ha? Paumanhin sa inyo. Nakalimutan ko lang nung kan. Aalis pala kami. No, aalis pala kami, at hindi ko alam na napatapat yung sa raffle natin, pero ngayon okay na guys, no? So matutuloy na po yung raffle. Sana makuha niyo to. Alam niyo po yung mechanics guys, ha. Yung mechanics yan yung raffle bird natin, no. Yan. So alam niyo po yung mechanics, within 1 week kailangan makuha niyan. Pag hindi, babulain uli natin yan hanggang sa makuha guys, no. So ayoko man magpatagal ng ikwan. At may kasunod po uli yan na ipaparaffle natin. Pagugulang-gulangin ko lang yung ibon, at ipaparaffle uli natin sa inyo yan guys, no? At sana makatulong sa inyo itong mga linyada ng ibon na to, at gumawa sa inyong look guys, no? So maraming salamat. Yun lang guys, inuulit ko, hindi nyo po mapipigilan ng paglulugon ng kalapate, pero maididelay nyo lang ng konti, no? Maididelay nyo ng konti, malaking bagay na yon, lalong-lalo na sa part na tayo nangangarera ng kalapate. So ganun lang guys, at ganun lang simple, no? Tatalakayin din natin yung mga patuka. Marami po tayo guys pag-uusapan na talagang very common, napakalit na bagay, pero kailangan natin pansinin lang, lalo na pag tayo lumalaban, no? Wala pong problema dyan kung tayo po ay masyadong meticuloso pagdating sa mga alaga nating ibon. Kasi nga po guys, isa pong paraan yan para tayo po magtagumpay, no? So mapapayo ko lang sa mga newbie, tuloy-tuloy lang, kuhanin nyo lang yung gusto nyong kuhanin, at huwag po kayo sumuko, no? Kasi ang pagsuko ninyo ay ayan po ang dahilan para kayo po ay hindi magtagumpay sa larangan ng pagkangalapat, no? So pag gumulong, natuloy lang yan guys, gulong, sige, go lang ng go, pabayaan nyo kung kayo po ay gumulong. Ganun lang talaga guys, kasi naranasan ko din yan, naranasan ng marami yan, hindi lang kasi dumadaan tayo dyan guys, no? Para matuto tayo, kailangan dumaan tayo sa pagkakamali para matuto tayo, no? Kasi kung hindi tayo magkakamali, lahat na feeling natin tayo ang magaling, malaking bagay na pag tayo bumagsak yun, hindi minsan hindi natin natatanggap, no? So magandang tanghali, bababa na tayo, sobrang init, hindi tayo nakapaglinis ngayon. Dapat maglilinis tayo, kaso nga lang si Mrs. ayaw, bukas na lang ako na madaling araw maglilinis. Update ko kay bukas guys, at may pag-uusapan na naman po tayong topic. Maraming salamat, God bless you guys.